Kwento ito ng isang mayamang pamilya sa labas ng syudad na naninirahan sa isang marangyang tahanan. Siya si Joo Young-jak, ang private secretary ni Mr. Yoon. Si Mr. Yoon ang presidente ng kumpanya at taga-resolba ng problema ng pamilya gamit ang kanilang salapi. Siya si Mr. Na, dating isang makapangyarihang negosyante at ama ni Ms. Geum-ok na asawa ni Mr. Yoon. Siya naman si Nami, divorced na anak na babae ni Mr. Yoon at Mrs. Geum-ok. Siya si Mrs. Baek Geum-ok, asawa ni Mr. Yoon. Isa sa mga kasambahay ng pamilya ay si Eva, na isang Pilipina. Siya si Mr. Robert Altman, isang US businessman at kasosyo sa malaking negosyo. Siya naman si Chul, ang anak na lalaki ni Mr. Yoon at Geum-ok, habang pinagmamalaki kay Mr. Altman kung gaano ka-impluensya ang kanyang lolo. Lahat ng iutos ng pamilyang ito kay Mr. Young-jak ay ginagawa niya, subalit si Mr. Yoon ay pinaalalahanan siya at humingi pa ito ng tawad sa kanya. Zane 같은 친구는 야전에서 진짜 일을 해야 되는데. Isang araw, isang hindi inaasahang eksena ang masasaksihan ni Mr. Young-jak. Nagkausap si Mr. Young-jak at Eva tungkol sa kanyang nasaksihan at pinaalalahanan niya si Eva sa maaaring mangyari tungkol dito. You don't know him more than I do. Dumating ang araw na mauhuli at masasaksihan ni Mrs. Geum-ok ang pagtataksil ng kanyang asawa. Dumating mula sa Pilipinas sa mga anak ni Eva upang makasama at magbakasyon sa tulong ni Mr. Yoon. Nalaman ni Nami ang sikreto ng kanyang ama at kinagulat nito at pinag-isipan ni Mr. Yoon na baka si Mr. Young-jak ang nagsabi dito. And saying you're sorry to me. Uh-huh. All I want is to live with my children. That's all. Naglabas ng sama ng loob si Mrs. Geum-ok kay Mr. Young-jak tungkol sa pakikiapid ng kanyang asawa kay Eva. Bilang paghihiganti, ay ginamit niya ito sa di inaasahang pangyayari. Dahil sa pangyayaring namagitan sa kanila ni Mrs. Geum-ok, ay kinausap niya ito. Two bonon opso. One night stand인지 뭔지. 똑같잖아. 아니야? At dahil dito ay ibinigay ni Mrs. Geum-ok ang buong tiwala niya kay Young-jak kahit na hindi sang-ayon ng kanyang anak na si Chul. Tinipon ni Mr. Yoon ang kanyang pamilya para sa isang desisyon. Mal tal dril kogo, besin mote. Bago tuloy ang umalis sa kanilang tahanan ay kinausap ni Nami ang kanyang ama. Doon singgak. 근데 그게 그렇게 모욕적이더라고. 네? 모욕. Nagplano si Mr. Yoon at Eva kasama ang kanyang mga anak na manirahan na sa Pilipinas, subalit... Kaya niyo ba umuwi ng Pilipinas mag-isa? Kasama tong kapatid mo. Huwag po kayo makalala. Napag-alaman ni Mrs. Geum-ok na buntis si Eva at si Mr. Yoon ang ama, kaya sobrang kanyang galit. Kinausap niya ang kanyang anak na si Chul at asawa tungkol sa kanyang problema. Hindi din niya inaasahan ang kanyang madadatnan at makikita. Hindiyan, di yung matanglanuro. Abuji, jaku iroshimyon, jokkaji witeroojinin go asijanayo. Tangsin iroda, hwangpehan goriyeso sulsulage jukke dae. Nega kureke hejul goya. Dahil dito ay gumanti siya sa kanyang asawa sa pamamagitan ng kanilang anak na si Chul sa kasong di pagbabayad ng malaking halaga ng buwis. Samantala, pinahanap naman ni Mr. No kung asan si Eva. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang...
hanggang susuktulan ang galit ni Mrs. Geum-ok at ito ang kanyang ginawa. Makikita sa mga kilos at salita ni Mrs. Geum-ok na parang walang nangyari at walang binawian ng buhay na hindi nagustuhan ng kanyang anak na si Nami. Eba, kay halabuji한테 인사 왔다가 같이 수영하다가 사고 난 거야. 왜 그래? Katapos ng pangyayari ay sinubukan ni Mr. No na bayaran ng salapi si Mr. Young-jak para manahimik subalit tinanggihan niya ito. Tapos sila magtalo mag-ina, may napansin kakaiba at nakaramdam ng panganib si Nami para kay Mr. Young-jak sa kilos ng sekretarya ng kanyang lolo. Hindi malo. Kanyang janang saro. Palayan na yun. Sige na. Dahil sa pagkakaroon ng relasyon ni Nami at Mr. Young-jak ay hindi na ito naglihim kung ano ang nangyari sa kanya matapos siyang madukot. Young-jak 씨 봤을 때 아, 이 남자랑 하고 싶다, 되겠다 했는지만 언제 한번 꼭 해요. 네? Dahil sa pagkawala ni Eva ay nais na din tapusin ni Mr. Yoon ang kanyang buhay. Naglabas siya ng saloobin sa kanyang anak, asawa at buong pamilya. Habang pauwi mula sa pagkakalaya sa kulungan at dala na rin ng inggit ay hindi inaasahan ni Nami ang kanyang maririnig mula sa kapatid. Na 당신 엄마 백금옥 여사랑 뻑했어요! Alam ni Mr. Young-jak kung gaano ka-importante ang pera kay Eva para sa kanyang mga anak kaya sinama niya ito sa labi nito. Hindi nagtagal ay pumanaw na din si Mr. Yoon. Tinanggihan ni Mr. Young-jak ang pera para sa bakasyon at nagpaalam na hindi na siya babalik dahil gusto na niya mamuhay ng tahimik. At tinanong din ni Nami ang kanyang ina tungkol sa namagitan dito at kay Mr. Young-jak. Chusil-jang ko na umaga, miyanada, jongmalo. 엄마 자신과 할아버지 돈만 사랑했지. 가! Bago tuluyang umalis sa marangyang tahanan ay binalaan ni Young-jak ang assistant ni Mr. No. 어디 나랑 한번 해봅시다. 응? 당신이 이제 끝이야. 아, 저 사모님. 난 찌질한 놈 맞고요. 아반 사카이 ng eroplano patungo sa Pilipinas para ihatid ang labi ni Eva ay nagulat siya sa kanyang nakita. At sa pagkakataong ito ay malaya na siyang nakakangiti at ipakita ang kanyang totoong nararamdaman para kay Nami. Pagdating ng labi ni Eva sa Pilipinas ay hindi mapigilan ni Young-jak ang lungkot at saya. Lungkot para sa naiwang anak at pamilya nito at saya para sa salapi na may iwan para sa mga anak ni Eva.